Guys, welcome to my channel. Today, bumisita ako sa Mazda Makati to check on the Mazda BT50. Kasi na-curious ako sa pickup na ito because it's a Mazda. Alam mo naman ang Mazda when it comes to design. It appeals to your emotion and then i-apply mo sa pickup, parang nagbibigay siya ng unique aspect. By the way, this is the mid variant, yung 4x2 6-speed automatic transmission. Halika, samahan niyo ako. Ang unang naka-attract sa akin yung front grille, ano, is color black and it's the signature na Kodo design na may malaking Mazda logo. I think that's very nice. And then you have here the fog lamps and signal light. Yung fog lamp niya is LED na rin. Tapos makikita mo yung magandang headlamps niya na LED, which reminds me of the headlight of my Mazda 3 na nagko-complement dun sa front fasa niya. So, pag tinignan mo siya sa malayo, ang ganda ng dating. Para siyang nangungusap yung harapan niya. Very nice. Tingnan naman natin yung gulong. Size 17 yung mags niya. Tapos, ang tires niya, I think, is 255/65R17. So, makapal siya. So, that will contribute to better ride. And then, yung mags niya, may takip yung lug nuts with that Mazda logo. Tapos, itong fender flare na ito na black, no, I'm not very fond of it. Mas maganda sana kung ano siya, wala siya, no. But libre lang ito sa first 200 buyers. Anyway, just the same, makita mo rito, malaki pa rin yung clearance ng fender saka yung tires. Kung kakabitan mo to ng magandang mags o mas malaking mags, mas okay. Yung side mirror, meron ditong repeater color combination siya ng body color at saka yung black dito sa baba, pero wala siyang camera kasi wala naman siyang 360 camera. If you look at the side profile, simple lang siya, wala siyang mga angle, so plain lang siya. Kaya maganda diyan pag tinamaan ng light at different times of the day. Maganda yung mga reflection ng light. Simple but elegant. The step board is simple ang design. Meron siyang parang silver accent. Yung sa likod na brake is drum pa rin, which is typical naman sa mga pickup trucks. If you look underneath, ito makita mo yung pulido rin yung pagkaka-assemble o design ng attachment sa body, sa chassis. Of course, typical leaf spring siya, which has better loading capacity than spring like na sa Navara at saka sa Raptor. If you look at the taillight, parang ordinary lang. Compare mo dun sa D-Max, parang mas stylish yung sa D-Max. Ito kasi parang medyo bland, parang hindi masyadong connected yung likod dun sa harap. As usual for a pickup, meron siyang third brake light dun sa taas, tapos nandito yung rear camera dito sa may handle sa likod. Yung bumper design nito, hindi ko masyadong trip. Mas okay yung treatment nung sa D-Max kasi naka-integrate siya doon sa body. Ang disadvantage lang noon is pag nabangga ka, is apektado ka agad yung body panel. Meron din siyang bed cover pero sa mga first 200 buyers lang, hindi yan kasama sa standard nila. So if you open the gate at the back, may kasama ng bed liner. Ayan, makita mo yan, makapal naman to... Para to prevent yung scratches, yun, meron siyang area dito para sa mga drinks mo pag ginagamit mo outside. And then merong BT50 na logo. Itong tailgate, manual lang siya. Medyo mabigat siya. Typical naman yan sa mga pickup. And then nandito rin yung camera dito beside dito sa may handle sa bandang likod.
And then, tingnan natin itong Indiro. Remember, this is the mid variant, yung 4x2 na automatic. Hindi siya yung top of the line na 4x4. So, inside this 4x2 model, ano siya? Black interior, kaya maganda. So, yung seat niya is front, saka dun sa back is made of fabric. Hindi siya leather seat kasi hindi naman talaga yung top of the line. If you look at the door panel, sa plastic din siya. Pero mukha siyang leather sa malayo. Itong area na to, leather to. Yung power windows niya, one touch up and down, dito lang sa driver side. Dun sa passenger side, hindi. Ito naman, typical yung mga switches, meron ditong piano block. Tapos dito, meron kang bottle holder. Meron kang speaker. And then, yung overall interior vibe niya is elegant. Tapos yung kanyang seats, manual lang adjustment nung hindi siya automatic. Ang seat design niya is same as Isuzu D-Max. Nagkaiba lang sa ginamit na material at saka yung parang color combination. Then yung steering wheel niya, magandang design kasi Mazda design yan. Ang material niya is urethane. Meron ding control switch ng audio and Bluetooth. And typical, meron ding standard cruise control. One thing I noticed na yung kanyang instrument cluster niya is borrowed from Isuzu. Similar siya dun sa MU-X. Medyo simple lang, industrial type. So, bagay siya for a pickup. And then, yung cruise control nga pala nito, standard cruise control lang siya. Hindi siya adaptive. Of course, nandito rin yung mga audio controls dito sa manibela na typical naman sa mga sasakyan ngayon. What I like most yung shape ng kanyang steering wheel or design. Simple lang siya, pero ang lakas ng dating. Similar dun sa ibang mga Mazda model. So, yun ang influence ng Mazda. Then, ito naman kanyang head unit. 7-inch yung LCD niya, originally from Mazda. So, pwede yung USB, yung Bluetooth hands-free, and then may smartphone mirroring din. Pwede yung Android Auto. Ang maganda, may wireless Apple CarPlay na siya together with the 6 speakers, no? But yung sa top of the line, mas malaki yung head unit, 9 inches siya. Pero same interface siya with this. Yung aircon control niya is manual. Tapos hindi siya dual zone unlike dun sa top of the line. Mapapansin mo din dito, yung door siding design niya integrated dun sa dashboard. Kumbaga, may continuity yung door siding sa design ng dashboard. Again, yung sa dashboard treatment, yung mga materials na ginamit dito, hindi siya halatang plastic unlike yung sa D-Max. And then, yung kanyang steering wheel, tilt and telescopic din. So, which is very good kasi kung magkakaiba yung height natin, ang laki natin, nakaka-adjust tayo sa ating driving position. Yung globe compartment niya, dalawa. Meron dito sa itaas and then meron din dito sa baba. Dito sa baba, meron ding meron siyang susian, which is good. So, pwede mong mailak yung mga gamit mo. Yung dashboard na ito, combination siya ng leather and plastic. Itong parte na ito, itong strip na ito, plastic yan. Ito, leather itong type na ito, yung pahaba ng konti. So, it's a combination of leather and plastic. Pero makikita mo yung color ng plastic saka ng leather, almost the same siya. Hindi mo mapagkamalan na plastic siya sa malayo . Yung design ng cambio, they borrowed it from the design ng Isuzu. It's a 6-speed automatic transmission. And then, meron siyang hill descent control at saka yung parking sensor. Ito yung madaling magasgas kasi nga piano black yan. Dapat lagyan mo siguro yun ng PPF para hindi masyadong makita ang gasgas in the future. And then, meron ditong 12-volt socket at saka USB port for charging ng inyong mga cellphone. And then, dito naman sa bandang gitna, nandito yung era mo, may compartment dito where you can put your things. Merong cubby holes doon sa gitna. And yung kanyang brake is, yung handbrake niya is still yung manual type, hindi pa siya yung electronic type. Dito naman sa may left side, nandito yung adjustment mo ng headlight. And then, nandito rin yung may maliit dito na area where you can put your cards. And then, sa ilalim naman yung lever for the gas tank at saka dito sa
hood. So let's start the engine to check yung kanyang engine noise. Pag pinaandar mo siya, tahimik siya sa loob. Actually, hindi siya masyadong naririnig yung ingay, no? Yung manibela, medyo hindi siya kalambutan. Although, siyempre, hindi pa natin na-check ito. Siguro pag tinest drive, ma-check natin ito yung actual na reaction niya. Ito namang sun visor na ito, tingnan natin kung may ilaw yung kanyang vanity mirror. Normally kasi may ilaw yan. Pero in this case, wala siyang ilaw. So, ordinary lang siya. Yung headliner niya nga pala ay sa kulay white. So, maaliwala siya. And then, meron ditong lalagyan ng sunglass. And itong ilaw na to sa loob, normal lang siya. Hindi siya LED type. Okay, punta naman tayo dito sa bandang likod. Yung space niya is maganda naman, adequate. And then meron ditong sabitan, and then meron ditong lalagyan ng mga magazine. Ito naman sa center, meron kang USB port, and then merong ditong blower for the aircon. Ang seat niya medyo naka-contour, unlike yung iba na parang bench type. Medyo naka-slant din siya, kaya hindi siya masyadong nakakapagod. And then, meron siyang adequate thigh support, which is okay. And then, itong upuan, pwede mo siyang itaas. Meron lang siyang pinaka-hook dito na isasabit mo dito sa may headrest mo para hindi siya bumaba. Ang isang maganda dito sa ilalim, meron siyang compartment. Although, metal siya. So, dapat ang ilagay mo dyan, yung hindi maingay pag nilagay mo, no? Metal kasi yung ilalim. Check naman natin yung sa other side, ganun din na 60-40 split nga pala to. So pag kabit mo rin dun sa headrest yung pinaka-hook niya, mas malaki yung area na ito, yung compartment niya na pwede ka maglagay ng gamit. Tapos dito sa gitna, meron siyang uka dito para dito sa ng seatbelt niya. Yun namang space dito sa likod, adequate. Makita mo dito may mga 6 to 8 inches ka pa . And then yung paa mo, pwede mong ilagay dun sa ilalim ng seats. Tapos dito sa gitna, hindi siya masyadong nakabukol, medyo mababa lang. So sa middle passenger, hindi siya masyadong nakataas yung kanyang paa. Pero dito, wala siyang armrest. Kasi dun sa top of the line na 4x4, meron siyang armrest dito at saka yung cubby holes, no, for the drinks. But dito, wala. So, okay lang. Okay, puntahan naman natin yung engine. Since this one is a cooperation between Mazda and Isuzu, so ang ginamit na engine dito yung Isuzu. Pag tinignan mo yung hood talaga, pag nakita mo yung itsura ng engine, nakita mo talaga galing parang D-Max at saka Isuzu MU-X, no? Nilagyan lang nila dito ng logo ng Mazda. Pero it's really an Isuzu engine. It has 190 PS at 3,600 RPM and then maximum torque about 450 Newton meters of torque, starting at 1,600 RPM to 2,600 RPM. Makita mo at low RPM and high torque. So malakas ito sa acceleration, I suppose. So matetest natin yan during our test drive portion. I'd like to point out here yung magandang aspect nito because it has an Isuzu engine and then the design cue ng Mazda. Then when they combine together, alam mo naman, ang ganda niyan, di ba? Kasi imagine, fuel efficient, good engine with a good design, panalo itong pickup na to. Napansin ko lang dito yung location ng alternator medyo sa bandang baba. Yung iba kasi nasa bandang taas. Pero ang wading depth naman niya nasa 800 mm. Okay, so i-check natin. Subukan nating paandarin yung engine para makita natin kung maingay siya. So yan yung cold start sound niya. Since nandito tayo sa loob ng showroom, siyempre makirinig mo talaga yung ingay. Pero pag nasa labas na yan at saka mag-init na yung makina and then maitakip mo na yung hood pabalik, I'm sure medyo tahimik na to. Okay, i-summarize natin. By the way, itong model na ni-review ko, ito yung 4x2 automatic na 3 liters. Ang presyo niya is 1.43 million. As against yung 4x4 na 1.72
$359 million. So ang difference ng dalawa is 360,000. So parang ito yung middle bar yan. So kung ito ang kaya ng budget nyo, highly recommended ito kung hindi naman 4x4 ang kailangan mo. But in terms of design, this is really very nice for me. Ang ganda ng pagkaka-execute nung harapan na para siyang SUV. Yung sa likod, typical, same as the others. Wala kasi namang ikaw magagawa masyado dyan sa bandang likuran eh. Pero yung overall look niya is really nice. Elegant, and it got finesse and class. At the same time, medyo rugged na rin siya. So, it's a combination of elegance and ruggedness. So, para bang pwede mo siyang gamitin sa farm, and then magagamit mo din sa city. So, parang siyang para bang lifestyle vehicle siya. Ang Kodo design language niya is really very imposing. I like the clean lines, But then again, looks is subjective. Pero ito, bibihira yung design na ganito for a pickup truck. Kasi karamihan sa kanila is brusko ang dating. So I think mabebenta talaga itong Mazda BT-50 na ito. Which is very much improved dun sa previous version. Ito yung dati, no? Ito yung BT-50 before na cooperation between Ford and Mazda. As compared ngayon dito sa Mazda and Isuzu, ang laki ng difference, di ba? Ibang-iba yung physical na itsura niya. Much improved talaga siya. And lastly, yung engine nito ng tatlong variants, pare-parehong 3.0 and 190 PS. So, whether it's 4x4, 4x2, saka yung manual transmission, same engine sila. So, it's much simpler and more practical, di ba? Kasi mas madali yung mga parts kasi any version, pare-pareho lang. Ito nga pala yung basic safety features ng 4x2. Again, meron siyang dual front airbag, saka may ABS na rin, at may hill descent control, at saka hill launch assist. Yung mga active features, nandun siya sa 4x4, at meron din siya doong differential lock na wala dun sa ibang 4x4. Yung nakikita ko lang negative dito is tatlo lang yung variants niya to choose from. Unlike yung mga competitors niya, madami. And then, watch out for my next video. Magte-test drive tayo nito and then I'll share it with you guys. So yun, kung naghahanap ka ng pickup na pwedeng pang forma, na pwedeng pang rugged, ito yung highly recommended ko. Ang ganda niya talaga. Because andyan yung Mazda's design refinement and Isuzu's engine reliability. And before I forget, thank you nga pala sa Mazda Makati for allowing me to have a peek at this BT-50 model. So, kung kailangan nyo ng unit, pasya lang kayo sa Mazda Makati. They're very accommodating. Alright, if you like this video, don't forget to like, share, and subscribe. Until next time, see you again in my next vlog. Bye!